The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill and possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. A blessed Sunday to all of you. Good morning po. Could you bless the person beside you by greeting a blessed Sunday? Let me start our reflection with a story. And today, my story is about a psychology professor. This psychology professor taught his students the final lesson that they could learn from him. And he called this final lesson as the vital lesson of the power of perspective and mindset. Perspective and mindset. The professor took out a glass of water, isang basong tubig, and he held it in front of the class. The students were murmuring, whispering to each other. It's just like the typical glass half empty, half full metaphor. Yung pinagbubulungan nila. Sabi no iba, no, alam na natin yan. Ito naman si sir, may pa-final-final pa na lesson. But to their surprise, the professor asked them, "How heavy is this glass of water I am holding?" A student answered, "It ranges from a couple of ounces to a couple of pounds." While others, some students, were calculating the exact weight of a regular glass with water. Ilang ounce lang, ilang ml, and some are googling it. Ngayon, high-tech na. Lahat. Isang click, may sagot. But no one answered correctly. So when the professor did not hear any close answer, he told them, "From my perspective, the absolute weight of this glass
is irrelevant. It all depends on how long I hold it. If I hold it for a minute or two, it's fairly light. Magaang lang yan. 1 minute, magaang. But if I hold it for an hour straight, its weight might make my arm ache. Oh, sasakit na yung braso ko. Bumibigat na. And if I hold it for a day straight, my arm will likely cramp and feel completely numb and paralyzed, forcing me to drop the glass on the floor. In each case, the absolute weight of the glass doesn't change. But the longer I hold on it, the heavier it feels to me. The longer I held on to it, the heavier it feels to me. The professor said, this is the same with our worries, frustrations, disappointments, stress, and even our sadness. They are like the glass of water. Hold on to them for a while. Nothing will drastically happen to you. Hold on it a bit longer, you will feel a noticeable pain. But hold on it for a long time, for a day, for weeks, months, and even for years, you will feel completely numb and paralyzed until you drop yourself. My dear brothers and sisters, this is the message of our readings for today. We heard in our first reading a sad Job. Do you know Job? Do you know the story of Job? We heard in our first reading a very sad Job expressing how difficult his life is. How difficult? He lost his children. He lost his property and even his health. Diba? Ang hirap. Nawalan ng anak, nawalan ng kabuhayan, nasira ang kalusugan. Yun lang naman. No? Ganyan lang naman kahirap ang buhay ni Job. And adding to this difficulty and struggle are the comments of his friends that his struggle is because of his sinfulness. Yan yung isa pa sa mga nagpapabigat eh, no? Yung mga sulsol, yung mga gatong ng ibang tao. Oh, tinan mo, yung mga kaibigan ni Job, oh, sabi sa kanya, no? Kaya ka nagkakaganyan, kaya ka naghihirap, kaya ka pinarusahan ng Diyos kasi makasalanan ka. Kaya humingi ka na ng tawad sa Diyos. Hirap na nga ng pinagdadaanan mo. May mga ganyan ka pang naririnig, no? Nakakadagdag pa yung ganyan, yung mga sinasabi ng ibang tao. Kaya nga, hindi lubos masabi ni Job. Sabi niya, sa kanyang pagdurusa, maraming buwan na ang lumipas. Walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal. Wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging bilasa, balisa. Look at that. I just translated the first reading in Tagalog. Yun yung kanyang lament. Yun yung kanyang hinaing. Yung tuwing gabi, balisa siya. Iniisip, bakit nangyayari sa akin ito? Parang ang tagal ng gabi, ang tagal ko nang nagdurusa. Kaya nga, napadasal si Job sa Diyos. At ang sabi, O Diyos,
iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ganda, no? Ganda sa Tagalog, makatalinhaga, no? Para bang sinasabi ni Job sa Diyos, pinapaalala niya, no? Lord, lumilipas ang buhay ko. Nawala ng saya, kundi lagim. Para bang pinapaalala niya sa Diyos na naghihirap ako, Lord. Tingnan mo naman ako. Pansinin mo naman yung hirap ko. Nawalan ako ng anak. Nawalan ako ng kabuhayan. May sakit pa ako. Ganito dinala ni Job yung hirap, yung kanyang kapighatian, yung kanyang lungkot sa kanyang buhay. Ngunit ang maganda kay Job, kahit dala-dala niya ang mga ito, dinala niya sa dasal ang mga ito. Dinala niya ang kanyang hirap ng may pananampalataya sa Diyos. Very beautiful. Naghihirap, pero dinala ang paghihirap ng may pananampalataya sa Diyos. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, second reading, kakaiba si San Pablo. Kung si Job dinala ang kanyang hirap ng matagal at idinaan sa dasal, si San Pablo naman, ang kanyang karanasan ng hirap, ang kanyang ginamit para maunawaan ang ibang taong naghihirap. Ang kanyang hirap ang naging paraan niya para tulungan ang ibang tao. Dahil mas naunawaan niya ang pinagdadaanan ng iba sapagkat pinagdaanan din niya. He used his pain, his struggle as his ministry and mission. Para bang yung cancer niya naging mission niya para makatulong sa may cancer ng iba. Yung kanyang sakit, no? Ginamit niya para makatulong sa mga may sakit. Yung kanyang pain, ginamit niya para makatulong sa mga nasasaktan. St. Paul used his pain to be his ministry, as his ministry to help those who are also in pain. Ang galing din, no? Iba naman yung kay San Pablo. If Job used his pain with faith, si San Pablo used his pain as his ministry. While Jesus, in our gospel, Saint Mark showed that all those who are in pain were brought to Jesus. Iba naman ang kwento ng Ebanghelyo. Lahat ng naghihirap, lahat ng may sakit, dinala kay Jesus. Gaya ng biyanan ni Simon Pedro na nahihirapan dahil sa tindi ng lagnat o yung mga sinapian ng demonyo, pinahihirapan ng demonyo, lahat sila dinala kay Jesus. All those who were in pain were brought to Jesus. At hindi lang yan, maging si Jesus, matapos niyang matulungan ang lahat ng mga nahihirapan, lahat ng mga may sakit at pinahihirapan, humugot siya ng lakas mula sa kanyang Diyos Ama. Kaya nga, natagpuan siya ng kanyang mga alagad na nagdadasal sa ilang napuok, nananalangin. See? After he helped all those who are in pain, he drew his strength from God. Nakakapagod naman talagang tumulong sa mga in pain. Alam niyo po, no? Ako bilang pare, para sa akin ang pinaka nakakapagod na aming trabaho yung magpakumpisal. Mas nakakapagod kaysa magmisa, no? Yung magpakumpisal, yung dumalaw sa mga may sakit kasi na-absorb mo yung
negative energy eh. Oh, paglabas mo ng kumpisalan, ano, lalo na nung batang pari pa ako, no, bit-bit ko rin yung dala nung nagkumpisal. At ang bigat-bigat noon, no, kaya ang gagawin ko before, no, magti-treadmill ako, tatakbo ako, just to release it. No, hindi ko pa alam noon kung paano talaga i-separate at kung paano hawakan at bitawan yung mga pain. No? And that's what also happened to Jesus. Kapag ang dami-dami mong pinagagaling na may sakit, nahihirapan, you also absorb it. And what he did? No? To pray. To release all those pain, those struggles and difficulties. Mga kapatid, sa bawat isa sa atin na may kanya-kanyang pinagdadaanan, kalungkutan man o problema, alalahanin man o sakit, lahat ito dala-dala natin. Lahat ito hawak natin. Pero ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa, pwede mong dalhin ng matagal. Pwede mong dibdibin, kimkimin. Pero lalo kang mahihirapan. Dahil sarili mo ang iyong pinarurusahan. Why not bring it like Job? Bring your pain with faith. Or you might be like Saint Paul. Bring your pain as your ministry to help others. Or you could bring it to Jesus. All your pain, you could bring it to Jesus because Jesus will surely heal your pain. Pwede mong gayahin si Job. Pwede mong gayahin si San Pablo. Pero kung mabigat na, ang pinakamadali at mabisang paraan ay dalhin kay Jesus ang lahat ng ating mga pinagdadaanan dahil siya lang ang magpapagaan ng lahat ng ating kahirapan. Amen. Amen.